How to lock personal file or folder on your laptop and computer. Hi guys! I'm Jam of JamJam's TV. So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mo nga ba mailalock o lalagyan ng password yung mga files sa folder sa laptop o computer ninyo. Alam ko kaya ka nandito ay problema mo ito ngayon at ating susolusyonan. Na-try mo na bang may pakailamera kang katrabaho o gumagalaw ng mga files mo sa computer o sa laptop mo? Ayaw mo ba napakailaman ng kahit na sino ang laptop mo? Maaari mo itong lagyan ng password. Pero ayaw mo naman diba na ang kinin lamang yung computer o laptop mo. Gusto mo naman itong ibahagi sa iba mo pang mga kamyembro. Ang dapat mong gawin ay gumawa ka ng isang folder na sa'yo lang at lagyan mo ito ng password. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayong araw. Na-try mo na ba or alam kong na-try mo na siguro na gumawa ng isang folder? At sa loob nun ay may isa na namang folder. At sa loob nun may panibago na namang folder. At sa loob nun may panibago na namang folder. At meron pang isang folder. At meron pang ang isang folder. Sagot ka na ba sa kakagawa ng ganun? Pwes, panoorin at tapusin mo ang video na to. Dahil eventually ay may matututunan ka at magiging masaya ka dahil nasolusyonan na ang iyong problema. Keep on watching! Ayan, so guys, so paano nga ba gawin ito? So ang una mo lamang dapat gawin ay, ito ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin lalagyan ng password yung mga file natin sa ating laptop or computer. So, first is, ayan, na-try muna natin na gumawa ng folders. So, maaari kang kumuha ng mga files mo dito, or kahit sa ang mga files dyan. Example, ito. Ang mga files na to. Maaari mo siyang i-copy dun. Example lang ha. Kung example, nakagawa ka na ng folder mo, then ito na siya. So, after nito guys, itong folder na to, click, right click. Ayan. Then, hanapin nyo dito yung Add to Archive. Ayan. Click nyo to, Add to Archive. Then, dito, may makikita kayo dito na Set Password. So, ano ba yung dapat na gawin dyan sa password na yan? O, syempre, mag-set ka ng password. Parang dun lang sa ginagawa natin dun sa ating mga cellphones. Set Password. Then, yan. Maglagay ka na ng password mo dyan. O, example, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Then, i-okay mo na yan. Ayan. Nagpunta na siya sa archive. So, what are you going to do is to delete this original file. Then, afterwards, ayan, click mo na yan. Pagka-click mo yan, sa mga file na yan dito, nakikita niya, di ba? Merong enter password for the encrypted file or the new folder. So, what are you going to do? Siyempre, you have to put password. Yung kaninang nilagay mo na password na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, i-okay mo. At pabubuksan mo na yung file. Ayan, example to. Itong mga file na to. Ayan. So, yan na yung mga file. Okay? Then, kung napapansin mo, diba, gusto mo na ma-copy. Try natin na i-copy. Copy natin. Nakikita mo, pag ni-right-click natin siya, or Control-C, yan. Control-C. Then, lagay natin sa labas. So, wait lang, medyo mabagal. Ayan, di ba, mag-paste na natin siya. Ano mangyari? Okay. O, di ba, hindi natin na-paste. Kasi nga, merong password. So, anong gagawin mo dyan para makopy mo? Siyempre, kailangan mo na yung mga files na yan para makopy mo, diba? Kasi, ang mangyayari dito, kapag nilagay natin sa archive yung files natin, isa-isa nating bubuksan at isa-isa nating ilalagay yung password na nilagay natin. So, ang dapat mong gawin para makopy mo yan lahat is, ayan, nandito na tayo sa ginawa natin na archive. So, right click mo lang yan, then nakikita nyo to, extract files, ayan, extract files,
Extract files din. I-o-okay na natin yan. Okay, wait. Kung ayaw nyo yun, pwede natin extract to new folder. Kasi diba yun yung ginawa natin pala na folder, yung pangalan, new folder. So, doon natin siya i-extract. So, extract to new folder. Then, ayan, hinihingi na naman yung password na nilagay nyo. So, ilalagay nyo lang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bahala naman kayo syempre na mag-set ng password. Syempre, kung gusto nyo na mas mahaba yung password para hindi nga talaga mabuksan, then yun. Then, syempre, dapat na alam mo din or kabisado mo or matatandaan mo yung password na nilagay mo, diba? So, ayan, okay na natin siya. Then, dito guys, diba, nakita nyo rito na, okay natin, nakita nyo rito dito sa file na to is, nandito na, kumbaga, andito na yung original ulit na file. Ayan, pwede mo na ulit siya na i-copy. Ayan, select all natin. Then, eto, may makikita ka na rito na copy. For example, lagay natin dito sa may labas. Then, mapipaste mo na siya. Diba? Okay. So, yun na. Okay na guys, diba? Na-open na walang password kapag en-extract mo siya. So, ganun lamang kadali guys, yung paglalagay ng password sa inyong mga folders. So, maaari nyo din lagyan ng password, eto. Ang dapat nyo lang gawin, yung katulad ng ginawa natin kanina. I-add to archive natin, then we have to delete the original file. Then, yun na, ganun lamang kadali. Sana ay natulungan ka ng video na ito. Maaari ko rin mag-comment sa baba kung meron ka pang ibang mga tanong at gusto mong masolusyonan natin. At pwede mo rin i-comment sa baba kung ano nga ba yung mga gusto mo na topic na maaari pa namin na gawin. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. At i-share mo na rin ito sa iba't ibang different media sites para ma-inform at matulungan mo rin sila. See you on our next video! Bye! God bless you!